I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Road Sector and welcome to our channel. For more vlogs and videos, please subscribe, hit the notification bell, and let's go mga ka-RS. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagdating po ng Starlink SpaceX sa lungsod ng Maynila. Panoorin po natin. Maraming salamat at binigyan nila ng pagkakataon ng Maynila. Mukhang mag-uumpisa na soon. We're just naiintay lang namin yung mga regulatory agencies at the process yung aside ng Starlink SpaceX. After that, Manila may can deploy about 896 guests for 896 para maging available ng 104 public school, elementary and high school, and dalawang kolehiyo, PLM and UDL, at pitong ospital. May located at tapos about 15 police stations and the headquarters and city hall and other offices. Satellite offices in city hall sa Manila. So we start from there. Then the next plan is kung mag-cruise yun, yun yung initial position natin. So more than 1,000 plus this. Susunod naman natin doon sa mga sa university belt para naman na kulitin ang araw meron silang access to fast, reliable free services. This Starlink low-orbit satellite can provide 110 Mbps. So, I mean, real. Yun yung for residential family. Then it can this enterprise can give up to 500 Mbps speed bandwidth. So, ito lang. And I hope, magawa ito sa buong bansa. But for the meantime, i-provide ko naman kayo sa pamalang lungsod at sa Manila pa na. Gusto na ako, makamit ito ng mga ordinary yung tao, na ang bawat tao magkaroon ng access to reliable, fast internet for them to have an opportunity. Kapag may access sila sa ganitong bagay, o yung pag-aaral ng bata, madadagdagan ang access to so, information. At kung ito yung magagawa sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, magkakaroon ng komersyo, magkakaroon ng anabuhay at trabaho. At higit sa lahat, huwag naman loobin ng Diyos sa panahon ng trahedya. Kung maalala niyo yung Yolanda, talaga napakasama nung nangyari sa Yolanda at yung sa Odette naman na talaga na halos lahat itumba yung ating mode of communication. So meron tayong redundant or redundancy ng mode of communication via low orbital satellite. Kung magagamit ng tao para sa real-time data, pwede natin magamit kung sino yung leader ng ating bansa para immediately makatulong tayo sa pangangailangan. Because in time, sa panahon ng trahedya, sa panahon ng sauna, time is always of the essence. Every single moment, we can save lives. Yun yung naman yung bigger picture. Posibleng maging benepisyo ng ating bansa,
sa pagkuha ng medical services. And the good news is, this will be the first in Southeast Asia. I think in a matter of few months. Kasi yung sa kanilang side, kailangan nilang tukdin, sundin yung regulatory rules, o mga rules. No? Kami naman, ready na ang menu. Awa naman ito. So, maraming salamat. Vice Mayor Hanig Lacuna at Conseil ng Manila dahil binigyan na nila ako ng pagbibigat. So, this is now the future of Manila, the people of Manila. And this can be a future, the future of our country. Maka-catch up tayo. Kasi naawa talaga ako sa ibang lugar sa Pilipinas. May heka yung internet doon. Talagang hinihingal sila. Naawa kanina. This is 2022. But anyway, we can catch up naman. Ang maganda lang dito, bukod sa fast and reliable internet connectivity, this is also fast in terms of deployment. Yeah, in terms of deployment. Sir, how do we assure na hindi po ito matutulad sa nangyari dati sa NBN CPDA? Wala naman kasi ang maganda kasi dito, wala tayong infrastructure masyado. It's like ginawa mo yung nanay mo o yung tatay mo sa bahay nag-acquire ng internet services. So acquisition of service lang. You don't need to pay hundreds of billions of peso just to build the infrastructure. Kasi, ang average cost sa America ngayon for this is about 25,000 pesos. Kung 50 pesos yung conversion rate, no? Depende sa conversion rate. Pero about 500 plus dollars in this. And yung per month is only about 5,000, which is available yung ganong presyo pero different speed sa ating bansa. So, if the way the Americans, yung mga Amerikano na nagbe-beneficio sa parkland area, sa gitna ng bukid, sa bundok ng Tralala, sa gitna ng dagat, maka-access ng mabilis, wireless internet, bakit naman hindi makamit ng bawat Pilipino? Sir, we are going to be the first in Southeast Asia. Kayo po yung Philippines pasok is, sa kanila. No, hindi ako nagpasok. I have to give it to, okay. I think the president is engaging also Starlink, okay. SpaceX. But, pero dito sa Maynila. I'll be happy and honored to start it here to show the proof of concept the way yung ginagawa natin dati pa. Pagka ito na may nagkagumpay, lagi naman itong scalable and duplicable. Yun naman ang importante. Sa akin lang naman, basta papakinabangan ng tao, across the board. Whether agricultura, edukasyon, kalusugan, trabaho, murang bilin, hindi na ako kailangan matulog. Kailangan matapos natin ng salalong madaling panahon. Gagawin natin yun dahil kailangan natin na mabilis talaga ako yun. Sana nasa crisis pa tayo nun. Grabe. But does we understand it correctly na even if the national government is engaging this same company, dito pa lang po sa Maynila unang gagawin? Most likely. Basta kailangan lang na tumugon. Halimbawa, let's just be direct sa DICT, sa NTC, or called Gateway. So after that, pwede na mag-deploy sa Manila. So dito talaga magsisimula. So your collaboration with them or your engagement with them was separate na meeting apart from the national government? I think so. Okay. I think the president and other agencies will meet them. This is their first physical meeting in the country. So, kanina. Sir, yung nasabi niya kanina na kind of technology or satellite na meron sila, ibig sabihin kasi we all know na kapag halimbawa may disaster o trahedya, talagang bagsak lahat ng communication. Signals and communication. So, ibig sabihin, they can provide us with a kind of signal that can be used kahit na bagsak na lahat. And I'm going to give you that yes is the answer, and I'm going to give you the proof of concept in Ukraine.
communications are being interrupted or down by the opposing the other countries. Pero mga tao yung nag-deploy ng this, the satellite is available, provided by Mr. Elon Musk, nakapag-community. So just imagine almost the same situation. Hindi nga lang gera, pero tragedia. So yes, it can save more lives, and it can create peace of mind at the very least during time ng disaster. So we're very excited na Starlink is coming to Manila. Oh, so this is their way of connecting the Philippines, which is an archipelago. Kasi di ba ito yung pinakamahirap sa atin? How do we connect the whole, the entire Philippines, and this is an archipelago? So in a speed of time. Yes, and this, so this is the kind of technology that they will be offering us. So wala na magiging difficulty in connecting the whole Philippines as an archipelago. Ang galing. Ang galing mo. Perfect analogy. Kasi di ba nasabi ko yung ano yung we will connect Tawi-Tawi to Ulo. No? I mean, Batanes to Ulo, hanggang Tawi-Tawi, 7,100 islands, via communication backbone through fiber optics. That will take years and years to develop. And I have to be fair. It will take years and years. But with this, halimbawa lang, kwentuhan lang tayo, let's just move konti, deployment na. Pag nag-deploy ako ngayong oras na to, may internet ka na. Yes. Hindi mahal to para sa mga tao? Tingin ko mura to sa gobyerno. Mura to sa gobyerno. Because if government will invest on this, yung tao, yung pinsan mo sa bundok ng Tralala, na may produkto, halimbawa na kakao, let's say kakao, maganda, wala siyang access to market, eh merong Shopee, merong Lazada, tapos merong fintech. So, yung buong ecosystem, pag tinignan mo siya, the only thing that is lacking for the opportunity sa pinsan mo is internet connectivity. So, even in the parklang areas, hanggang bundok, ito literal to, gusto mo sa gitna pa ng West Philippine Sea, you can have an app. Gitna ng Pacific Ocean. So, if I put it now, mamaya meron ka na. Ganon siya kabilis. And that's what we need because we need to catch up. Alam mo natin, we need to catch up. We started with 56 kbps during the 90s, mid-90s, and late 90s. Then it became 10 Mbps. Then it became copper, and it became fiber. And yun, kami tulad tayo. So, hopefully through this, we don't need to put up yung mga tower. It's just a detail. Some areas which is, I was told, initially 3 that can cover great area. Kaya 6 ang itatayo nila to cover the entire Philippines. So, mabilis to. Tapos yung inahanap na lote, 60 square meter lang. 60 square meter. Then, you buy the desk. So, kaya ng gobyerno. I think it's cheaper if, just for the sake of conversation, spending 80 billion or 100 billion sa fiber optics, tapos if you can only spend 2-5 billion pesos for Starlink, mas efficient but effective. And that's what matter most to me, kasi importante sa tao yun. So 5 billion po yung kalalaan? Hindi, ano lang, or mathematics lang tayo. How much are you going to unlock for this? Ito, mura lang ito kasi kung tingnan mo at 1,000 at $500, about 25 billion pesos. Tapos, siguro, we'll initially manage yung mga gobyerno, yung mga agencies ng gobyerno. Agencies ng ating tama lang. Yun ang tingin ko. Una kasi, services. Tapos, you'll never know. Baka mamaya. Nasa bundok ka ng Tralala, gusto mo ng ayuda, kailangan mo lang internet at fintech. Chat ka lang. Tapos na, may ayuda ka na in real time. So, maraming possibilities. And that is the most important thing for that technology.
Ngayon po, nagsisimula na po ang pagpunta or pagdating ng Starlink SpaceX sa lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno. At ano po ba ang magiging kapakinabangan or magiging benepisyo ng tao or ng Pilipino sa mga ganitong teknolohiya kagaya ng Starlink SpaceX? Una sa lahat, bibilis ang komunikasyon or ang internet connection sa buong bansa kung sakasakaling si Yorme Isko ang mananalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, inumpisahan na sa Maynila at kapag siya po ang naupo ay maaaring magkaroon na ng mabilis na komunikasyon mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Kasi ang magiging aminin na po natin na ang internet sa panahon na ito ay isa na pong necessity o isa na pong pangangailangan sa araw-araw nating pamumuhay. Ang kapakinabangan po ng internet pag ito po ay naging mabilis sa atin ng unang-una edukasyon, lalong dadami ang impormasyon at lalong matututo ang ating mga anak, ating mga estudyante sa panahon ngayon. Dahil yung online class na pinoproblema ng karamihan ay magkakaroon na sila ng mabilis na komunikasyon sa kanilang mga instructors, kanilang mga teachers. Hindi na sila mahihirapan na yung isang area ay magkakaroon ng choppy communications or unstable na signal. Pangalawa, yung economy. Malaking importansya sa economy natin yan, lalo na sa mga farm-to-market roads, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Halimbawa, ang isang palengke sa isang lungsod or ang isa sa mga suppliers ay nangangailangan ng supply sa mga liblib na lugar kagaya ng sa mga bundok, sa mga bukid, mga gulay, lalo na sa agrikultura. So kailangan po natin ng mabilis na komunikasyon para po na sa ganon ay mabilis na makarating ang mga produkto natin sa palengke o kaya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Na ngayon ay mag-uumpisa pa lang sa lungsod ng Maynila. Kaya nga kung papalarin natin si Yorme Isko, magagawa natin ito sa buong Pilipinas. At pangatlo, peace and order. Mabilis umaksyon ang kapulisan kapag ito ay naipatupad. Dahil madali lang makatawag o madali lang makikipag-ugnayan ang mga civilian sa ating kapulisan pagdating sa criminality. Madali silang makontakt pagdating sa peace and order. At pati na rin, syempre, sa mga barangay, sa ating mga barangay tanod na nagroronda sa gabi, madali sila makontakt ng mga civilian sa isang lugar. And pang-apat, disaster. Kailangan ito pagdating sa disaster, itong mga satellite na ito. Dahil alam naman natin na ang internet ngayon, sa panahon natin ngayon, kumulimlim lang. Napaka nawawala yung signal. Kumulimlim lang, nawawala na yung signal. Umangit lang ng konti, nawawala na yung signal. E paano pa? Malaking importansya po ito sa bagyo. Malaking importansya pagdating sa bagyo, sunog, lindol. Kasi madaling mapupuntahan ng local government or ng
NDRRMC ang mga maapektuhan ng kalamidad sa ating bansa. At panglima is emergency. Bakit emergency? Madali tayong makakontakt ng mga ambulansya, madali tayong makakontakt sa mga hospital kapag nangangailangan talaga ng emergency sa ating pamilya. So, kumbaga sa ano, ito ang importansya ng internet sa ating bansa ngayon. From 100 to 500 megabytes per second ang kayang ibigay na speed ng Starlink, SpaceX. Sa ngayon, Maynila pa lang, sana maiboto natin si Yorme Isko bilang presidente para nang sa ganon buong Pilipinas ang makikinabang dito. Ganyan kagaling si Yorme Isko. Yung ibang partido puro away ang ginagawa, pero ito si Yorme Isko, habang nangangampanya, nagtatrabaho pa rin dahil bilang mayor ng lungsod ng Maynila. At dahil na rin sa tulong nila Vice Mayor Halil Lacuna at ng konseho, kaya nabigyan ng authorization si Yorme Isko rin na ipatupad itong Starlink SpaceX. At yan po ang ating vlog for today. Ako po si Road Sector. Nagpapasalamat po ng sobra-sobra sa ating mga subscribers. At pagbubutihan po natin ng todo-todo ang ating pagbablog para sa kapakanan ng ating bansa, para sa bayan, para sa kinabukasan ng ating bansa. Huwag po sana natin kalimutan Mocha Party List number 80 sa balota sa pamumuno ni Madam Mocha Uson and Miss Michelle Gumabaw. At wag na wag po natin kakalimutan mga DDS Isconians, mga ka-RS, si Yorme Isko Moreno ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Doc Willy Ong ang susunod na Vice President ng Republika ng Pilipinas, at kasama na rin po ang ating mga senador na si Brother John Castriciones, Madam Samira Gutok, Sir Jopet Season, at si Dr. Carl Balita. So once again po, huwag po sana nating kakalimutan ang Team Isko at Team Mocha. Again, 2 joints po. 2 joints. God first. Maraming salamat po. Thank you po. So much. Mga ka-RS, thank you.